Oy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo, ka-coffee. Oy, yung mga nagsasabi na weak leader, si Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo, ka-coffee. Dahil yung tinatawag niyong weak, yan yung nagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala yung nakaraan eh, anong nangyari? Bakit parang ibinenta ang Pilipinas sa mga Chino o sa China, ka-coffee? Nagkaroon pa ng gentleman's agreement ha? Yung secret deal naging gentleman's agreement para mapanatili daw yung katahimikan diyan sa West Philippine Sea. Pero ibahin nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Iba yung strategy niya. Yan, sinasabihan yung weak. Iba yung strategy niya. Tahimik ito ka-coffee pero kumikilos. Mas gusto na natin yan. Naglabas po ng statement si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po dito sa pang-abuso, pang-api ng China. Sunod-sunod dito eh. Recently ka-coffee, grabe ang ginawa sa atin dito ng China eh. Kaya nga nakapagtataka, bakit pinagtatanggol pa ito eh ng mga pro-China dyan ha, ng mga dating mga official ng gobyerno. Yan, kaway-kaway. Kay Harry Roque, nako, isa ito ka-coffee sa napaka dal-dal. Paray puna sa administrasyon na ito. Eh, may kaugnayan naman pala yung dati niyang boss kung bakit nagkakaganyan itong China. No? Parang may permiso eh. Parang may permiso na, o sige na, gawin yung gusto niyo dyan sa China eh. Kasi nag-commit naman ang dating presidente eh. Talaga naman oo. Anong nangyayari? At anong nangyari? Bakit nagkaganyan? Eh, sino ngayon ang weak leader? Anyway, si Pangulong Bongbong Marcos, yan kung nakikita niyo naman yan, 1 hour ago, no? Pero kanina pa yan, na-screenshot ko yan. Nagkaroon po siya ng statement. Pinuus ko na rin ito sa Facebook page ko eh. Naglabas po siya ng statement. Buti pa siya, dapat ka-coffee daw. Expected naman natin eh, kasi presidente siya. Pero yung ilan dyan, na may kaugnayan dito sa promises na ito sa China, nananahimik. Bakit hindi kayo magsalita ngayon? Nananahimik kayo ngayon. Paano? Iniwan nyo yung kalat nyo eh. Iniwan nyo yung basura nyo eh. At gusto nyo ipalinis yan sa kasalukuyang administrasyon. Over the course of these past days, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. Yan yung grupo ng National Security Council at ng Department of National Defense. Yan with Secretary Gibo Teodoro. Sila yung aktibo dito ka-coffee eh. Sa usapin ito ng West Philippine Sea. They have made their considered recommendations and through exhaustive consultations, I have given them my directives. Pero hindi natin alam, kakopi ko ano yung directives. Kasi strategy yan eh. Alam naman ni Bulgar ng presidente yan kung ano yung strategy yan. Definitely hindi. And even yung the Armed Forces of the Philippines, eh, ang sinabi lang dito ni Browner, eh, magkakaroon ng change doon sa strategy. Pero hindi na siya nag-expound. Hindi na siya nag-elaborate, which is understandable, di ba? Eh, kasi mamaya, machuchu pa yan sa China, eh, di ba? Malaman pa yung ating mga strategy. So, itindihin natin ito na hindi natin alam na kung ano ang nilalaman itong directives na ito dahil medyo usaping national security ito ka-coffee ha. Pero hindi ibig sabihin na nanahimik ang gobyerno. Kasi ang sasabihin na naman nila dyan eh, bakit hindi walang ginagawa si PBBM? Bakit nananahimik? Kaya naglabas ng statement ka-coffee, no? Kasi hindi naman lahat pwede pag-usapan yan. Lalo na may mga spiya dyan. Diba? Nakapasok sa Philippine Coast Guard. Baka naka-infiltrate din yan sa ilang mga law enforcement agency. So medyo kailangan maging strategic dito ang act. Pero ang sinasabi lang dito ni Browner, syempre tuloy pa rin yung resupply mission dyan sa Human Soul. Yan yung pinaka-komplikadong teritoryo dyan eh. Pero magkakaroon po sa change ng strategy. Nadala kung paano nila gagawin yan, etc. No? I have also been in constant communication with the representatives of relevant allies, partners, and friends in the international community. Yan, nakikipag-usap pa rin po si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy po, constant yung kanyang pakikipag-usap sa mga kaalyado ng Pilipinas, lalo na po sa international community. Ano yan, yung mga number one dyan, of course, yung Estados Unidos dahil may mutual defense treaty tayo sa Estados Unidos, no? Nasusuportahan tayo in case of war dyan sa Indo-Pacific. And of course, marami pa rin pong mga bansa ang nagpahayag din ka ng kanilang suporta sa administrasyon na ito at kinukondina nila itong mga pang-aabuso, pang-aharas na ginagawa ng China. So tuloy-tuloy, feeling ko naman hindi tayo pababayaan dyan ng international community. Pero hindi ibig sabihin ito ka-coffee ha, handa tayo makipag-gera. No? Ayaw natin yan. And malinaw naman yan kay PBBM eh. Ayaw din ng gera. Pero kailangan natin protektahan yung ating teritoryo dahil mandato niya yan. Kasi ang iniisip nila eh, gera agad eh. Hindi ganun ka-coffee. Hindi pwedeng gera lagi ang iniisip. No? May ibang paraan pa dyan.
They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. Oy, thank you. Pasalamat na agad tayo dito ka coffee sa mga kaalyado nito. Sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. Yan, nag-alok po ng tulong itong mga partners na ito, itong allies na ito. At syempre, tinanong nila ka coffee kung ano yung kailangan natin. Depends yan, syempre. Alam nyo naman kung saan tayo mahina, no? Kung ikukumpara natin yung military assets natin sa China, wala talaga tayong binatbat yan. At hindi natin kaya na tayo lang. Yan ang reality ng Pilipinas. Hindi natin kaya ng tayo lang. We need the help of in the international community. And of course, may kasunduan niya tayo dyan sa Estados Unidos. Makatutulong sila ng malaki sa kung ano man yan. Pero hindi ibig sabihin na gaya agad, ha? Ayaw natin yan. At ayaw nila presidente yan. I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Ayan. Sinabi na po ni PBBM, ito kailangan namin. Halimbawa kay Ambassador. Ambassador ganyan o President ganyan ng isang bansa. Ito po yung mga kailangan namin. Ito po yung dito kami kulang, no, in case of emergency situations. Sa ganitong sitwasyon, ito po yung limitasyon namin. And sabi ng mga bansa na ito, sabi ng mga partners natin na ito, willing sila ka-coffee na tumulong sa Pilipinas at punan itong pagkukulang, no, o pangangailangan natin in case of emergency. Yeah. Part 2. Pusti tayo sa page 2. Dalawang screenshot ito eh. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. So muli nga naman kung sinong kalaban dito, diba? China Coast Guard at itong Chinese Maritime Militia. Kasi kung makikita mo yung video, grabe talaga kung paano nila winasak itong barko ng Pilipinas, no? At kung paano na trauma, ha? Actually, hindi naman totally na trauma, no? Pero yung impact nito, natakot din talaga itong mga militar natin na biktima dito sa water cannoning na ito ng China sa Pilipinas. Malinaw naman yan, pinangalanan na ni PBBM yan, hindi na generic statement na international enemies, no, or enemies of the state. Pinangalanan niya na yan, agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Ito yung sobrang agresibo, eh. Tapos ngayon, parang binabalik pa sa atin, eh. Parang kasalanan pa ng Pilipinas ngayon at kung ano-ano pa yung sinasabi nila dito. Parang ayos kayo, ah. Kala nyo, masisino-sino nyo si PBBM, eh. Palibasa, eh, nung panahon ni Digong, eh, hinayaan kayo dyan, eh. Diba, magpakasasa kayo. Sige, construct kayo ng construct ng kung ano-ano dyan. Gawin nyo yung pwede nyo gawin. Kawawa yung mga simpleng mangingis ng Pilipino na itinataboy sa sarili nating teritoryo. Kasi, pinatunutan, diba? Pinayagan, eh, ng dating presidente. Nauna din, inay pa, umamin din naman. We seek no conflict. Ito maganda itong closing statement na ito, eh. We seek no conflict with any nation. Ayaw naming makipag-away sa kahit na anumang bansa. Malinaw yan kay PBBM. At hindi ibig sabihin, weakness na agad yan ng pagiging isang presidente. We seek no conflict with any nation. More so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence. Hindi tayo mananahimik dahil malakas ang isang bansa. Halimbawa itong China, parang ginawa ni Duterte. Kasi ang principle ni Duterte, wala tayong panlaban sa China. Napakalakas lang ng military niya, superpower ang military niya as compared sa atin. Kaya, sige, give in na lang tayo, di ba? Magpasakop na lang tayo sa China. Ganun na lang. O sige, gawin niyo na yung gusto niyo dyan sa iyong Shoal. Sabi nila, para ma-maintain yung status quo. Pero hindi yan yung best move, hindi yan yung best solution. But we will not be cowed into silence. Submission and subservience. Yan eh, naging ano na tayo dito, naging sunod-sunod na tayo sa China ng previous administration. Yan kasi ang ginawa nila. Filipinos, do not yield. Uy, dyan nagtapos yung statement na ito. Filipinos, do not yield. We will not surrender. Yan ang sinasabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa madaling sabi. O, sinisindak nyo kami pero hindi ibig sabihin na susuko kami. Yan ang weak leader. Kayang magsalita against the superpower na China. Ang problema, tatawagin nyo pang weak, ha? Yan ang weak. Ang weak lumalaban. Samantalang yung may kasalanan, nananahimik.
Si Harry Roque lang ang nagsasalita. Until now, birthday ngayon ni Digong eh. Sabi nga eh, sana magkaroon pa siya ng mahabang buhay eh. Kasi kailangan niya pang sumagot eh sa mga investigasyon eh na gagawin ng Kongreso. Ano ba itong pinasok niyang kasunduan? Anyway, at least assured tayo, may ginagawa po ang gobyerno natin at hindi ibig sabihin na isusurrender natin kung ano ang sa atin. Dahil again, mandato ng presidente yan, nanumpa siya sa ating konstitusyon na protektahan ang soberanya ng Pilipinas. And it is not a sign of weakness na humingi ng tulong sa mga international bodies, international partners natin. In the first place, meron tayong defense treaty. For example, dito sa Estados Unidos and other countries, meron din po tayo mga agreement with them. At kailangan natin ang kanilang tulong. Hindi natin kaya ng tayo lang. At hindi ba ibig sabihin na dahil mahina ang ating military, hindi na natin kayang birahin ang China. Hindi na natin kaya silang i-call out tulad ng ginawa ng previous administration. Yan, mahiya naman kayo, di ba? O sige na, magsalita naman dyan yung may mga kasalanan dyan. Bagamat matagal na itong issue na ito, eh paano? May kinumit kayo eh. Sa China eh. Kaya ito pinanghawakan ng China eh. Kaya ganoon kakonfiyansa eh. Ganyan kakonfident ang China. Dahil pinangakuan eh ng previous administration eh. Meron ba namang gentleman's agreement? Ito ngayon, tayo naglilinis ngayon. Tayo ang kawawa ngayon sa pinasok ng gentleman's agreement na ito. Na walang kaalam-alam ang sambayanan. Ano itong pinasok ni Digong, di ba? Baka nga mas malala pa yan eh. Hindi lang yan dyan sa West, hindi lang yan dyan sa Ayung and Seoul eh. Baka sa maraming teritoryo pa yan eh. May mga kinumit yan na hindi natin alam at hindi na lang nabubulgar. Anyway, naku naman, magsalita naman kayo dyan. Umamin na si Harry Roque, tuloy-tuloy niya na. Spill the tea. Ika nga, sabihin niyo na talaga kung ano pa yung mga kinumit niyo sa China. Alright, sige. Good morning, ka-coffee! Magandang araw po sa inyo. Good morning, good morning, good morning sa mga ka-coffee nating nakikinig ngayong Webe Santo. Nasa bahay na naman tayo. Hindi naman tayo lumabas yung ka-coffee. Kaya nag-live stream din tayo. Tuloy-tuloy rin naman yung mga balita eh. Kahit Webe Santo, hindi nag-break ka-coffee. Ang dami pa rin balita na naglalabasan po ngayong araw po ng Webe. Ayan, kumusta kayo? Nasaan kayo ngayon? Mga nakabakasyon na kayo dyan, ka-coffee? Ingat kayo, ka-coffee. Kumusta? Sige, attendance check muna tayo. I-like lang po ang video na ito para makapag-attendance na po kayo. Yeah, para tayong nag-aaral eh, no? Everyday kasi tayo naka-livestream eh. Parang attendance check muna tayo. Click nyo lang po yung like ng video na to. Nasa YouTube, click nyo lang po yung like. Kung nasa Facebook, i-click nyo lang po yung like para nakapag-attendance na po kayo. Anyway, ang first honor natin ngayon, ha? Iba yung pangalan ngayon, ha? Si Ma'am Jenny Ramos Nicolas. Bago ang ating first honor ngayon. Ma'am Jenny, kumusta po kayo? Magandang gabi po sa inyo. Kay Gardo Zap the Second, good evening ka-coffee. Ayan, good evening din po. Lagi nakatutok sa atin eh. Si Gardo Zap the Second. Of course, si Ma'am Josefa Oliva Lopez, lagi rin nakatutok ito sa atin. Kay Ma'am Olive Lopez, thank you po ha. Kay Ma'am Julie Wright, mga makakapal ang mukha ng mga yan. Ayan eh, patapos iwanan yung kalat eh. Di ba parang nagkalat lang yan eh, tapos iniwan, hinayaan na itong administrasyon na ito nalinisan. At parang naguhugas kamay pa nga itong mga ito eh. I remember, may isang post ata itong si Roque, post ba o interview? Hindi ko na matandaan kung saan sinabi ito ni Roque na parang pananagutan na ni PBBM ngayon kung ano man po yung kanyang magiging desisyon sa pag-handle ng issue na ito. Malamang, siya ang presidente eh, kaya irespeto nyo siya kung ano yung gagawin niya. Di ba? Hindi yung insist kayo ng insist eh, kasi gusto nyo makakontrol eh. Tingnan nyo yung kalat na iniwan nyo. Ang administration ngayon ang maglilinis. Mahiya naman kayo, di ba? Makonsensya naman kayo. Tapos tatawagin nyo pang Judas pa ngayon. Iba kayo, ha? Ma'am Feli de la Cruz, good evening po sa ating lahat. Especially to you po. Great coffee. Thank you, Ma'am Feli de la Cruz. Maraming salamat po sa pagtutok sa atin. Kay Ma'am Nena Ortega, sa good show, ma'am. Thank you sa iyong star na sa Facebook, no? Happy viewing po sa inyo. Alondra Sebro, shoutout po sa inyo. Kay Evian Bell, nakikinig din po sa atin. Birahin ang China, hindi magkakagulo na. Hindi ibig sabihin ng bira-bira ka-coffee gera, no? Kailangan din natin i-call out. Actually, pwede naman true words eh. Pwede naman magkaroon ng ganyang baling itaktakan eh sa pamamagitan ng salita. Ang malaking indikasyon dyan na kaya namin, di ba? Kaya namin kayong i-call out. Hindi lagi magre-resort into war. Pero possibility din naman yan. Actually, malinaw naman yan sa kampo ni PBBM. Just why, kailangan din ng tulong ng international community. Diba, sa kanilang pag-uusap, sa kanilang meeting, tinanong siya, ano bang kailangan nyo? Diba, saan kayo kulang? At sinabi naman yan yung requirements ng administrasyon, sinabi ni PBBM, ito yung kakulangan namin. At sabi naman, itong mga
international partners na ito, not specifically sinabi naman ng Estados Unidos, they committed, di ba? Natutulong sila para i-provide itong mga pangangailangan ng bansa. Hindi ibig sabihin ng bira o hindi ibig sabihin ng labanan itong China, gera lagi, may ibang paraan pa. Yun lang yung prinsipyo ni Digong noon na parang hindi natin kaya lagi gera. Kasi lagi nasa isip gera, di ba? Hindi naman ganun eh. Jovi, magandang gabi sa iyo. Kay James Moon, no? Greeting po. Kay Rachel Aquino, shout out po ka-coffee. Hello po sa inyo. Okay, kay Leo Flores Paragas, ay kumusta? Ay pare, happy viewing sa iyo, nakikilig sa atin ngayon. Mukhang nasa biyahe ito eh. Sir Tommy Arbas, magandang gabi po sa inyo. Al Francis Cardano, ikaw pala Digong ang weak leader. Sobrang ang yabang mo eh, traitor ka sa bayan. Biruin mo, kunyari galit-galitan sila kay PBBM, eh sila pala yung may kasalanan. Umamin din sila eh, di ba? Kasi tumitindi yung tension dyan eh. Meron pa lang gentleman's agreement na matagal nilang dininay. Eh, napapahiya. Tinanong si Alan Peter Cayetano, dating DFA secretary, walang ganyang agreement. Itong si Harry Roque, ilang beses niya rin dininay, walang ganyang agreement. Tapos ngayon, umaamin. Nagkaroon ng gentleman's agreement. Diba? Eh, napaamin din kayo sa kalokohan nyo, diba? Yung basura nyo, iniwan nyo dito. Lilinisin tuloy yan. Kakofi, si PBBM lang ang pinakamatapang na pangulo ng Pilipinas na nagtatanggol sa West Philippine Sea. At si dating Pangulong Marcos Sr., pero yung iba, mga duwag at intel na inutil doon na leader ng Pilipinas. So, sabihin pa nila weak, no? Iba talaga itong mga tao na ito, ibang isip eh. Entrepman, shoutout sa iyo. Norman, di malaluan, bigyan nyo kami ng pang-protect sa ating soberanya. Ayan yung kakulangan. Definitely, may tutulong at may tutulong yan sa atin, Kakopi. Pero again, ayaw natin sa gera. Kasi marami din apektado. Iputol mo yung economic ties with China, hindi pwede. Hindi agad-agad, Kakopi. Sabi nga, may napakinggan akong isang commentary. I-stop lahat ng trade agreement or trade activities with China, hindi rin pwede. No? Kasi baka mas maging dihado pa ang Pilipinas. Halimbawa, yung produkto na yan, halimbawa, kinukuha natin sa China or vice versa. No? Kinukuha natin sa China itong product na to. So, kapag nag-decision tayo na stop itong pagkuha ng mga produkto sa China, kukuha tayo sa ibang bansa. E baka naman, ang kinuhaan ng bansa na kinuhaan natin, China din. Ganoon din, di ba? Ilugi din tayo, mapapamahal lang. Again, hindi naman lagi, hindi ibig sabihin ng PBBM dito na ina-assert natin yung ating karapatan, igera na, uputulin na agad yung ating economic ties. Kailangan, responsive lang din tayo ka-copy at proactive tayo dito. Kasi sinasabi ng UNCLOS sa amin yan. Diba? Sa amin yung teritoryo na yan. Yet, hinaharas yung ating mga Coast Guard, yung ating military, yung ating mga mangingisda sa teritoryo na yan. Anong gagawin mo? Diba? Kung presidente ka. Actually, mahirap na desisyon yan sa presidente eh. Pinag-uusapan niya namin ito ng isang araw sa opisina, no? Parang hindi madali maging presidente kasi crucial itong mga decision na yan. Kasi if ever, kasi may possibility mag-lead into war yan, eh, di ba? Hindi siya ganun kabasta-basta. So kailangan masusing pag-aralan ano yung possible consequences, ano yung impact nito sa ekonomiya at sa kung saan-saan pa. Napakahirap na tungkulin ito sa COVID at kailangan mo ng tapang, kailangan mo ng courage, kailangan mo ng talino sa pagdidesisyon na ito. And sa tingin ko naman, si Gibo Teodoro na nasa side ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pababayaan ang Pilipinas. I-proven naman kay Gibo Teodoro yan at matalino naman si Gibo. Eh. Hindi kagaya ng iba dyan. Eh. Maganon lang eh. Mabaw ka lang eh. Jonary Bebita, I love you, Kakofi ha. Mahal na mahal kita. Sana mayakap kita ng personal. Ducks naman ha. Jonary Bebita, yan. Hello sa inyo ma'am. Happy viewing po sa inyo ha. Grabe yung mga puso na yan ha. Rico Briones, tama ka dyan. Uy, ang bayot si Dutae. Tapos ibinato nila kay PBBM. Si PBBM daw ang weak, si PBBM ang duwag, si PBBM ang gumagamit daw ng pulburon at kung ano-ano pa mga aligasyon. Eh yun naman pala, kayo yung may mga kalokohan. Eh sinisisi nyo pa kay PBBM. Reynante Ray, nabudol talaga tayo ni Digong. Gising Pilipinas, wag nang magluklok ng half-Chinese na presidente siya na rin. May sabi, lahi siyang in check. Kaya ganoon, committed ito ka-copy sa China. In fact, ang daming infrastructure projects eh. Supposedly, kung hindi lang nabulidyasa yan eh, manggagaling sa China. Itong Belt and Road Initiative nila, natatandaan ninyo, pinag-aralan, na-discuss natin isang beses, itong BRI, Belt and Road Initiatives, na magpapasok ng pondo, itong China, dito sa mga developing countries, halimbawa ang Pilipinas, no? Ano to, para mapalawak yung kanilang political influence. Ayun, kawawa tayo dito.
kung nagkataon na kaalyado ni Dingkong yung nanalo, no? Naging sunod-sunuran na naman tayo sa China. Baka na maging probinsya na talaga tayo ng China. Buti na lang ay si PBBM ang naging presidente. Tapos ang gusto ni Alvarez, mag-resign si PBBM. Mag-resign ngayon na at ipasa daw kay Vice Presidente Sara Duterte ang presidency. Ano, para ma-de-escalate daw itong tension dyan sa West Philippine Sea. Hindi nga makapagsalita si Sara Duterte. Simpleng word. A single statement against China or condemning China. Wala kang maririnig dito kay Sara Duterte. Tapos gusto ni Alvarez ipasa na ang trono kay Sara Duterte. Let Sara lead. Sa ganitong sitwasyon, ha, nakakatawa itong mga ito. Ha, sa ganitong sitwasyon, gusto nila ibigay ang lideratura kay Sara Duterte. Ano kayo? Nahihibang ba kayo? Ano, gusto niyo ipahamak ang Pilipinas? Ipasa kay Sara Duterte ngayon na hindi nga makapagsalita, di ba? Nang hindi recorded, kung minsan man, lagi no comment, tapos ipapahawak mo ang kinabukasan ng Pilipinas kay Sara Duterte. Ngayon. Danel, new sub, like, share, subscribe. I thank you. Danel, welcome ha, sa ating channel. May bago tayong kakopi dito. Evian Bell, oh, thank you sa iyong pa-super sticker. Evian Bell, happy viewing po sa inyo. Nasaan po kayo ngayon? DepenSec, hindi magawa ng maayos. Bansa pa kaya, sabi ni Red. Exactly. Barister Suzette, hello kakopi. Magandang araw po sa inyo. Marbles, kapal ni Alvarez, no way. Marigas kayo ng Sara ninyo. Exactly, di ba? Nakakatawa itong mga ito eh. Bitawan na raw po ni PBBM ang presidency. Grabe ha. Again, advice niya raw yan. Urge, actually, hindi pala advice. In-urge niya. Hinihikayat niya kakopi. Si PBBM mag-resign na sa pwesto. Ipasa na yan kay Sara Duterte. Ano kahibang? Papahamak mo ang Pilipinas. Nang una na, gusto niyo ihiwala yung Mindanao eh. Hindi kayo nag-succeed dyan eh. Hindi kayo sinuportahan ng tao. Ngayon, iba ang panawagan niyo. Let Sara lead naman. Sa ganitong sitwasyon, gusto niyo ipasa kay Sara Duterte ang panunungkulan? Pinahamak niyo ang Pilipinas niyan. Jan Tirol, dapat tanggalin na sa gobyerno ang Duterte baka mapahamak pa ang bansa natin. Actually, kaya itong mga to, excited itong makaupo. Kasi pag umabot ng 2028, matuluyan silang masisira eh. Masisira ng masisira ang imahe ng mga Duterte eh. Hanggang umabot ng 2028, hindi sila makakaupo dyan. Kaya nga sabi din ni Harry Roque, either mag-impeach si PBBM or mag-resign. Kaya ito, gagawa na naman sila ng issue. Ang prayer rally nila, nag-succeed ba sila sa prayer rally nila? Hindi, di ba? Hindi sila sinuporta. May mga ilan-ilan lang. Wala pa itong 10,000. Nagtatago lang in the guise of prayer rally for Kibuloy. Pero gusto nila pabagsakin itong gobyerno. Hindi sila nagtagumpay dyan. Itong panawagan na iwala yung Mindanao, hindi sila nagtagumpay dyan. Kaya ngayon, ito na naman. Pulburon video na naman. Nag-i-edit sila ngayon ng video para ilabas na naman nila. Ano, para sirain na naman itong gobyerno na ito. Trial by publicity na naman. Marbles, thank you Marbles sa iyong super sticker. No? Ang gusto kasi nila, ang sinasabi ni Harry Roque, kasi isang ground for impeachment, di ba? Presidente, vice-presidente, members ng Supreme Court, constitutional commissions, pwede kang matanggal sa pwesto eh, sa pamamagitan ng impeachment. At ang sinasabi nila, kapag lumabas daw itong pulburon video na itong sinasabi, betrayal of public trust daw yan. So, mawawala, parang niloko mo ang sambayanan, di ba? Nawalan na ng tiwala sa iyo ang taong bayan. At kapag nangyari yan, eh pwede kang ma-impeach. Yun na lang ang route na tinatahak nila ngayon. Kaya pinapalutang na naman ni Harry Roque yung ideya na yan eh, na betrayal of public trust para ma-impeach niya. Para makaupo na itong si Sara Duterte. Pinamuhibang itong mga ito eh. Nagsama-sama ito eh. Si Roque, itong si Alvarez, mga makakasarili, gusto lang nila, sige magkapwesto. Kaya nagmamadali itong mga ito kasi pagsapit ng 2028, hindi makakapwesto, hindi makakakuha ng posisyon itong mga ito. Rica Labian, balabo pa sa sabaw ng pusit na ma-impeach si PBBM dahil lahat ng congressman mas gusto pamamalakad ni PBBM. Exactly. At matibay ang suporta sa coffee ng Congress. No? Sa Senado, so-so, sige, let's say 60% lang ang support ni PBBM dyan. Pero ang impeachment ay nagsisimula sa House of Representatives, di ba? At kailangan nilang makakuha ng sapat na boto dyan, saka aakyat yan ng Senado. At Senado ang magkakaroon ng hearing dyan, ng pagdinig. Pero sa sitwasyon ngayon, na solid itong HOR na supportive sa ating administrasyon, eh, malabo talaga sa sabaw ng pusit. Tama yung analysis mo dito, Ma'am Rica. Ibento lang nila yan eh. Dapat si Sara ang impeach kasi inutil daw, sabi ni Bang Dilda Galvez.
Zenny Robles, bobo lang ang maniniwala sa Pulburon video. Sus, kalukuhan nila. Edited yan video na ipapalabas nila kuno. Actually, ilang taon na yung issue na yan, Kakofi? Campaign period pa lang, lumalabas na yan. Diba? O, tatlong taon na, let's assume, tatlong taon na kasi magto 2 years sa CPBBM plus yung campaign period na 1 year. No? Kasi ginamit nila para sila ay CPBBM pero hindi sila tagumpay. Magti 3 years na yan, yung issue na yan sa Pulburon na yan. Nasaan yung video na yan? And then last week lang daw, napanood daw mismo ni Maharlika. And sabi nila, ilalabas daw nila yan by June. Kailangan lang daw ng permiso nung may hawak ng video na yan. Mema itong mga ito eh. At malinaw naman sa kanila, si Harry Roque din naman nagsasabi. Hindi ano yan, hindi yan basta-basta makakalusot sa korte. Di ba? Kasi kailangan i-authenticate nila yan. Lumabas yung taong kumukuha mismo ng video na yan. E kung kailan pa yan, let's say 30 years na yan. Diba? Pahirap mapatunayan yan. Ang problema nga dyan, baka AI-generated lang video na yan eh. Ang habol nila talaga nila dito, trial by publicity. Once na mailabas yung video na yan, may mga maniniwala, lalo na yung mga DTS, maniniwala sila, magrarally sila, na sasabihin nila, wala na silang tiwala sa administrasyon na ito. At dahil wala nang tiwala, yan, magiging ground for impeachment na yan. Yan yung kanilang strategy dyan eh. As if naman, susuportahan sila ng taong bayan dyan. Jimmy Ad, hindi nila mabibilog ang mga tao ngayon ha, mulat na ang taong bayan. Buti nga yun, nagkakalabasan itong kalokohan nila eh. Diba? Dinay-dinay pa sila nung una eh. Ali Calado Lazo, ang totoo idol Kakofi, dinilihis talaga nila ang issue ng traitor. Ang totoong traitor ay silang dalawa ni Duterte sa pakikipag-ugnayan nila sa China. Ngayon, binabaliktad nila ang issue para mawala ang gentleman agreement ni Xi Jinping at ni Duterte about sa West Philippines. Actually, tahimik nga sila dito eh. Dapat na magsalita, di ba? Actually, dapat i-compel eh. Pilitin si Digong na magsalita dito. Meron siyang pananagutan dito eh. AI video editor, ang gagawin nila sa Pulburon video made in China daw. Akala nila, magtatagumpay sila. Dapat kasuhan sila sa ganyang gawain. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kabutihan, ang kasamaan sa kabutihan nito. Kakopi, exactly dyan. Baka nagpapagawa sila ng artificial intelligence. So itong video nito, Kakopi, AI lang yan, Kakopi. Oy, daming nagpapakulay ngayon. Ha? Salamat po sa inyo. Thank you, Eloyd, sa iyong comment. No? Ano ba yung mga Kakopi natin na kapapasok lang sa atin ngayon? Ayan, attendance check muna tayo, Kakopi. Ayan. Like lang po yung video na yan. Ayan, marami pa pong hindi nakalike. Marami tayo viewers kayo na. 874,000 ang nakikinig na nanonood sa atin ngayon. Kaya baka di pa po kayo naka-like, ayan, attendance check tayo, like nyo lang po yung video na yan sa YouTube at kung nasa Facebook kayo, like nyo lang po. O baka di pa kayo naka-follow sa page natin, click nyo lang po yung follow at like. Alright, sige, kuha nyo kape, move on tayo kakopi sa ating next topic. Mukhang si Baste Duterte ang sisira sa imahe na naman ng Pilipinas. Actually, gumaganda lang ang imahe ng Pilipinas eh, di ba? Kasi ito do effort ng kasi PBBM eh para i-promote itong Pilipinas na magandang investment hub. Yet, ito na naman to. Palalalain na naman ang problema sa human rights dahil sa mga nangyayaring madugong buy-bus, drug-bus dyan sa Davao. Eh, sino ba naman nagbas-bus nito? Walang iba kundi si Baste Duterte. Ginaya niya ng kanyang ama eh. Itong mga tukhang project na ito eh. Yung ginawa nila ba ito noong panahon nila? Ito, binuhay na naman nila Kakofi at maraming nakitil na naman. Pito na agad yung tumaob. Hindi ko alam po nadagdagan pa yan pero may mga nasuspend din ng mga pulis dyan, Kakofi. Pinilit nating pinapaganda ang image ng Pilipinas pero ito, may mga nagpupumilit naman na sirain ang imahe ng Pilipinas. Kung matatandaan ninyo, diba? Ang international bodies, isa sa pinupunan nila sa Pilipinas, itong pag-abuso sa human rights. Panahon ni Digong, maraming human rights ang naabuso. At naging nag-reflect yan sa ibang bansa, di ba? Yan ang negative yung write-ups nila, yung mga sinusulat nila o tungkol sa Pilipinas, negatibo pagdating sa human rights. I-factor yan sa mga investors eh, na gustong pumasok ng Pilipinas. As a tourism din, factor din yan. Unti-unting binabago yan. Nagbago yan, nag-adjust yan. Nag-improve yung rating natin sa first 2 years ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang goals na natin, pagandahin pa yan, yung number na yan. Ang problema, ito na naman, may mga tao na naman na sisirain itong imahe ng Pilipinas. At isa na dyan, yung ginawang tukhang na naman dyan, nagbabalik na tukhang dyan sa
Davao nito ni Mayor Baste Duterte na pito na ngayon tumaob. Sana hindi na ito nadagdagan ka COVID dahil matter of 2 days lang ate. 2 days, 3 days, pito agad yung tumaob. At buti na lang ka COVID. Ayan, narelieve na yung mga police na involved dito. Kasi sa LGU, di ba? Sumusunod dyan sa ano eh. Sa mga local government officials, ang PNP. Dyan sa mga local na pamahalaan. May power ang mayor dyan eh. Mga police sa mga madugong drug bust sa Davao City, iimbestigahan ng PNP. Aba, dapat lang. Managot ang dapat managot. Ano tong ginawa? Lahat ng laban, di ba nakapagtataka? Lahat ng laban, ganyan na ganyan yung nangyari sa kampanya ni Digong eh. Kontra illegal na droga. Lahat ng laban at nakikita ng .38 caliber sa gilid. Di ba parang na-replay ah, yung mga sitwasyon noon. Sinibak sa pwesto. Tama lang. Sinibak sa pwesto ang mga police na kasama sa mga anti-illegal drug operation dyan po sa Davao City na nagresulta sa pagkakapatay sa 7 individual. Ayon kay Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police, sinibak sa pwesto ang mga police para bigyan daan ng investigasyon sa mga operasyon na ito. Ito, ang tanong nga dyan ng mga netizen eh, asan yung body cam para makita nating manlaban? Baka palabasin na naman nila dyan, sira na naman. Sira yung body cam. Dalawa lang yung body cam. Yung iba hindi pa nai-issuehan. Eh sana, priority nyo to. Diba? Operasyon yan eh. Para mapatunayan talaga na nanlaban. Eh kasi, sino magtatanggol doon sa mga napasay? Napatay na. Diba? Paano matutukoy kung totoo yung sinasabi ng police na nanlaban talaga yan? Mamaya, konting kilos lang yan eh. Itinumba na agad eh. Para bigyan daan po yung mga impartial investigation, yung mga police na involved dito sa anti-drugs operation, ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto at dinisarmahan, sabi po ni Fajardo. Buti nga eh, 5 days lang ata eh, 5 days lang in effect eh, itong tukhang na ito dyan sa Davao, eh kumilos na agad ang PNP dito. Ibig sabihin na yung mali, di ba? CSR nagsalita na agad, napansin nila kung may problema dito ah, sa ginagawa na ito ng Davao. Sa tala ng PNP mula noong Enero 1 hanggang Marso 25 ng taon na ito, 28 na individual ang napatay sa operasyon labas sa illegal na droga sa Davao City. O biruin mo, yung 7 lang yung nabalita, yung iba hindi na natin nabalitaan yan. January to March 25, 3 months lang ka-coffee, 28 agad ang natsugi. Ang dami palang ano dyan, daga. Diba? Daga ka-coffee, ito yung mga maliliit, no? Mga small time na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yan yung term natin dyan, daga, no? 28 agad ang napas lang nila dyan. Iba kayo iba dyan, 50-50 pa. Dahil sa operasyon laban sa illegal na droga dyan sa Davao, kala natin drug-free yan. Pero sabi nga ni Basti dyan, may borders daw kasi nakakalusot mula sa ibang lugar. Itinanggi pa eh. No? 7 ang napatay sa operasyon mula March 22 hanggang 26, habang 17 naman ang naaresto sa 21 na anti-illegal drug operations. Nakakumpiska rin ang tinatayang aabot sa 1.3 million pesos ang shabu at baril ang mga police dyan po sa Davao. Sabi nga ng netizens dyan eh, sana naman may matsugi kayo na mga big time. Di ba? Hindi yung mga daga. Puro daga lang eh. Sana big time. Kasi yan ang pinagmumula ng problema. Ano, bakit wala? Pero sabi ng Davao City Police, legitimate daw po lahat ng mga inkwentro. Siyempre, alam naman i-incriminate nila ang sarili nila at coffee. Legitimate po itong mga operations nila. Sabi ni Fajardo na naninindigan ng Davao City Police na legitimate ang kanilang operasyon at bukas anya sila sa investigasyon. Dapat lang, matatandaan na nagdeklara ng drug war si Davao City Mayor Baste Duterte itong Biyernes lang. Igniit ni Fajardo na walang bagong inilabas na utos si Police General Benjamin Acorda, ang hepe ng PNP sa pagsasagawa ng anti-illegal drug campaign. Ibig sabihin, kumilos ng sarili eh. Wala palang bas-bas. Itong PNP naman, yung PNP Davao, sumunod naman sa utos ng mayor. Complicated, ha? Huh? Among all the cities, sila lang yung lumabag. Sabi nga po ng ating chief PNP, one death is too many. Kaya nga po, pinapaimbestigahan po ito ng PNP leadership. Ay, thank you. Kay Acorda. Actually, palis na rin kasi Acorda eh. Pero sana wag naman ulit mangyari yung mangyari ng panahon ni Digong. While we maintain our aggressive stance against illegal activities, including involvement in illegal drugs, we have to always to adhere to the principle of respect for human rights at yung police operational procedure po, sabi ni Fajardo.
Sa ibang bansa, hindi mo magagawa yan eh, di ba? Sobrang ingat nila eh, pinapakalagaan, kahit criminal ka na eh, puprotektahan pa rin yung karapatang pantao mo eh. Di ba? Dito sa atin, hindi eh. Husgahan mo na agad eh, kitilin mo na agad eh. Unfair yan, sa mga walang kalaban-laban, para kung inosente yun, di ba? Tinapos mo na agad yung buhay ng tao na yan. Unfair yan. Tama lang ginawa dito ng PNP. Sana mabilis ang investigation dyan para may matanggal, may masuspindi o kung ano man ka-copy. Kasi relieve lang ito eh. Kumbaga, pansamantala lang yan ka-copy para magsagawa lang ng impartial investigation eh. Pero usually dyan, iba, tina-transfer lang yan eh. Pero sana bilisan yung investigation dito. Ma'am Ferry de la Cruz, ay thank you ha sa iyong super sticker. But parang daming generous ngayon ha. Ngayong mahal na araw ha. Maraming salamat sa iyong pa-super sticker ha, Ma'am Ferry de la Cruz. At sa mga nagbigay pa po sa atin dyan ng pakulay ng super sticker. Thank you po. Yan. Nasa Hong Kong pala si Ma'am Ferry de la Cruz. Maraming salamat, ma'am. Sana itigil na ito. Itong war on drugs na ito. Actually, dapat sa PNP eh. Ang problema kasi sa LGU kasi may power kasi ang ano dyan eh. Local government officials eh. Kakofi, we protectahan natin basta nating mahal ano sa mga traidor. Correct. Eh kasi baka magising tayo, teritoryo na tayo ng China. Ang tambay na mayor, bastos and big time, drug lord, sabi ni Mayo. So dito Vargas Channel, sabi nila walang droga, tahibig sa Davao City. Anyari, bakit may tukhang? Oh my, 28 na pala, in a matter of 3 months ka-coffee. 28 na agad ang nachugi agad nila. Pagtataka, lahat yan, mga daga, di ba? Mga small time. Isa rin pala yung sa Imada to, ha-ha, ugok, lumayas ka, sabi ni Kirubin Castro. Oy, may nakapasok na naman sa atin eh. Yan na naman kayo eh, kasi agad sa paniniwala nyo, sa Imada na naman tawag niya. Ma'am Lori, mamawag, oy, maliliit naman ang inuuna nila. Walang laban. Exactly. Doon kayo sa malalaki, di ba? Yung kaya kayong hanapin. Alberto, sa Diwa, ano na naman nagawa ni Duterte sa Pinas? Puro yabang. Nadami pinatay na tao. Hinayupak na yan, ha? Mamatay na rin, hinayupak. Alberto, sa Diwa, ha? Gina G ka dito, ha? Si Baste, mukhang biyeng. Bakit hindi ito lang? Sabi ni Rika na biyeng. Lilipad na naman mga yan, sabi ni Romy Garcia. So, hindi bibiro time, ha? Management lang. Sabi ni Chok Paeng. Roddy Cordova na sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Kay Kim Go, kay J. Mark Corpus, Gabriel. Shoutout po sa inyo. Kakofi. At sa lahat ng mga kakofi na kikinig sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Kuha na lang kape, kakofi. Sa mga katututok lang sa atin. At attendance check muna kay Jet Kakofi. Yan. I-like nyo lang po kakofi. Click nyo lang po yung like sa video na to para makapag-attendance check na po kayo. At kung nasa Facebook kayo, click nyo lang po yung like. At baka di pa kayo nakapagod sa ating Facebook page, click nyo lang po yung like. Sige, move on tayo ka-copy sa ating next topic. Dito ba rin tayo sa usapin ng West Philippine Sea? Actually, marami nang pumupuna dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi supposedly, pangalawang pangulo ka, di ba? Vice President ka. Ikaw yung pangalawa sa pinakamataas na opisyales ng gobyerno ng Pilipinas. In times na, if ever, hindi kayang i-discharge ng presidente ang kanyang duties, you will take charge, di ba? Ikaw yung hahalili. Ang problema, parang hindi raw kaya ni Vice President Sara Duterte. Yan ang puna sa kanya. Kasi sa mga interviews pa lang, lagi no comment. At not a single statement ang binitawan nito para kontrahin itong pang-aabuso na ito ng China. Tuloy, nakukumpara siya dito kay Gibo Teodoro. Ang sinasabi ng mga netizens, sana si Gibo na lang ang vice presidente dahil ito handang ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas, di ba? Hindi ipapayag na makuha na lang basta-basta ng China itong teritoryo ng Pilipinas. Matapang, matalino. Actually, sana itong asusunod ng presidente, itong si Gibo Teodoro eh. Kasi marami silang hinahanap dito kay Vice Presidente Sara Duterte, hindi nila makita. Tapos ang gusto pa nila Alvarez nga, ipahawak kay Sara Duterte, no? Mag-resign si PBBM, ipahawak kay Sara Duterte. Paano niya hawakan ang Pilipinas kung ganyan, di ba? Hindi nga nagsasalita. Anyway, si Gibo Teodoro, hinahalin tulad siya kay Sara Duterte. Mas mainam pa raw ito, matalino, strategic, may pagmamahal sa bayan, at napakarami pang hindi natin mabilang na traits dito kay Gibo Teodoro. Eh, syempre, isa siya sa tumututok dito bilang sekretary po ng National Defense, tumututok dito para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Kasi kung ang presidente natin si PBBM, syempre sa dami ng hinahawakan niya,
pag-usapin ng defense, ang takbuhan agad dyan kay Gibot Teodoro. Kasi siya ang kalihim eh. Siya ang sekretary. Kumbaga sa sektor ng defense, si Gibot Teodoro dapat ang pinakamagaling. At sa tingin ko naman, nagagampanan niya yung function na yan. At dapat, mas magaling ka pa sa presidente. Diba? Kasi ano ka, sekretary ka eh. Kumbaga turf mo yan eh. Baluarte mo yan eh. Industry mo yan. Dapat mahusay ka dyan. Advice ka lang sa presidente. Pero at the end of the day, it is the president who will decide. Diba? Based on your recommendations. At ano yung analysis mo dyan, yung pros and cons, etc., etc. At mahusay dito si Gibot Teodoro sa tingin naman natin, no? Ito, kanina lang natin ito nakita, pero itong balita nito, March 27, kahapon pa, ang Pilipinas po at US Defense Chiefs talk on phone after latest China harassment. Nag-usap na agad. Yan dapat mabilis. Ang counterpart ni Gibot Teodoro sa Estados Unidos, kasi may defense treaty tayo dyan eh, nasusuportahan nila ang Pilipinas in times of war. Ang counterpart ni Gibot Teodoro, nakipag-usap na agad, via phone lang. Bakit man, physically, nag-usap na agad sila, tinamuan tapang mo. Yung counterpart niya, eh, hindi talaga papahuli ng buhay. Diba? Ang tapang, si Gibot Teodoro, ganoon din. Defense Secretary Gibot Teodoro Jr. and his US counterpart, Defense Secretary Lloyd Austin, spoke on the phone. Itong Miyerkules lang, kahapon lang po, in the wake of the latest harassment by the China Coast Guardian po sa West Philippine Sea. According to a readout sent by the U.S. Embassy in Manila, Austin reaffirmed the ironclad U.S. commitment to the Philippines following the Chinese Coast Guard and Maritime Militia's dangerous obstruction of a lawful Philippine resupply mission. So, tulad ng sinasabi ni PBBM sa kanyang statement, tinitiyak po ng Defense Department ng Estados Unidos na susuportahan nila ang Pilipinas para ipagtanggol ito laban dito sa mapangabusong China Coast Guard at Maritime Militia ng China. Austin emphasized U.S. support for the Philippines in defending its sovereign rights and jurisdiction and reiterated that the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to both countries' armed forces. Exactly. Tapos yung iba dyan, ayaw nila dito sa Mutual Defense Treaty na ito eh. Kasakop din po nito ang mga public vessels at aircraft, including those of its Coast Guard anywhere in the Pacific to include the South China Sea, the US DOD's readout said. Actually, ang isa talagang sandalan natin dito, kasi di ba natin talaga kaya in times of war, pero again, ayaw nga natin dyan, inuulit-ulit natin, ayaw natin ng gera. Pero in case na dumating yan, nandiyan dyan ang Estados Unidos to help us kasi may treaty tayo, may kasunduan tayo sa kanila. The West Philippine Sea refers to the country's exclusive economic zone in the South China Sea. The phone conversation took place before the predominantly Catholic country goes into an extended weekend with the solid observance of Monday, Thursday, Good Friday, and the Black Saturday. A Philippine vessel carrying supplies for Filipino troops stationed dyan po sa Via Pesero Madre, ito pong unay sa May 4, itong Sabado lang, suffered heavy damage after receiving water cannon blasts from China Coast Guard ships and its approach to Ayungin Shoal. Buti pa si Gibok, di ba? Ginagampanan ang papel ng pangalawang pangulo. Diba? Kasi baka sinasabi na ano lang, spare tire lang ang presidente, ang vice presidente, no? Hindi pa rin ganoon eh. Dapat hindi mo panindigan 'yun eh, kasi para magiging Lenny Robredo ang peg mo diyan eh. Bagamat 'yun lang ang papel mo, 'yun nakalagay sa ating konstitusyon, malinaw kasi at kakofi eh, na magiging papel ng vice presidente in times na hindi na kayang i-discharge or in times of death ng presidente, doon lang papasok itong vice presidente. Pero hindi, pwede pa rin siyang mahawak ng cabinet position. No? In this case, meron siya, nasa defense siya. Pero dapat, kung aktibo si PBBM sa pag-responde dito sa mga issue na to, dahil vice presidente ka, next in line ka, dapat kahit pa paano, di ba, mangalahati ka man lang doon sa effort na ginagawa ng presidente. Kasi nga, vice presidente ka, pangalawa ka, di ba? So maraming expectations sa'yo. And narinig nyo last time, di ba? Gusto pang, ang balita, gusto maging defense secretary ni Sara Duterte. Paano yun? Yan eh, para astig babae ang defense secretary. Paano yung functions? Kaya mo bang gampanan, di ba? Hindi ba sa basta yan? Dapat twice ka, dapat matalino ka, dapat strategic ka. Kasing talino mo, si Gibot Teodoro. Basta BBM ang sakala, Marcos ako noon at ngayon, kakoffee kay Marlene Pasaron. Thank you sa inyong suporta sa administrasyon. Maraming air defense system ang kailangan natin. Exactly. Verge, hindi natin kaya talaga. Marami pa tayong dapat gawin. Pero again, ang AFP modernization, ongoing yan, on track yan, tuloy-tuloy pa rin naman yan. Yung pananahimik ni Sara Mao, yan ang betrayal
of public trust, sabi ni Entret Manong, not a single word, di ba? Na kundinahin itong China dahil ano ba, magkaroon ng agreement, dahil nagkaroon ng commitment ang tatay niya, di ba? Hindi pwedeng mabali yan. Rachel Aquino, kala ko ba mahalin ang Pilipinas? Sabi ni Sara, bakit sinisira nila? Exactly. Mio, kahit sino, wag lang si Inday Fiona Sara Mau, ha? Sara resign. Yan, 2028, tandaan nyo ka-coffee yan, na dapat strong leader tayo. Hindi yung strong leader na nagbubura, ha? Hindi kasi ibig sabihin, iba kasi pag sinabi mong strong leader, palamura. Diba yung description nila kay Digong? Hindi yun. Hindi ibig sabihin ng nagbubura ka, strong leader ka na. At yung tahimik na strategically working, weak leader. Kasi ganyan nila i-define, si PBBM, weak leader daw eh. Kasi hindi nagmumura. Tama ka, Coffee, wala talagang kakayahang mamuno ng bansa si Sara Duterte kasi walang pagmamahal yan sa bayan. Ang mahal ng pamilya nila ay si Xi Jinping. Okay, maalala mo yung sabi ni Duterte, dati I love China and I love Xi Jinping. Yan sabi niya dati ka, Coffee. Kaya tandaan niya atin yan na 2028 ka, Coffee. Kailangan natin na magaling na presidente. Strong na presidente. Sinungaling si Sara Mau, made in China ang puso niya, Baby Ruth. Mahalel, Kostudio, di rin ang nananapak ng sheriff. Sa pa yan, kakopi. Diba? Tapos yung message niya sa DepEd eh. Kontrolin ang emosyon. Pero sa sheriff, hindi na kontrol ang emosyon. Anyway, isa lang yan, kakopi. Pero luma na yun, huwag natin balikan yan. Tess Valdez sa Ulog, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Cecil Adia, happy viewing po. Teresita Pulong Barit, shoutout po, nakikinig sa atin sa Facebook. At kay Hair Cooks Homemade Products, thank you. Nandiyan pa rin po, nakatutok po sa atin sa Facebook. Samantala, kung hindi ka pa naka-follow ka Coffee sa ating Facebook page, yan, pasuyo na lang ha, click lang po na follow or like. Nasa YouTube po kayo, click lang po na subscribe. Yan. At yung mga kapapasok lang sa atin, ka Coffee, yan, attendance check muna tayo, click lang po ng like lang po itong video na yan para makapag-attendance check na po kayo. I-like lang po itong video na yan. At kuha na lang kape, yung mga wala pang kape dyan. At move on tayo ka Coffee sa ating next topic. Sa dinami-dami ng pangalan na pwedeng gamitin para makapang-scam, abay, kay Idol Raffy Tulpo pa. Kay Senator Raffy Tulpo pa po yung ginamit nilang pangalan para bang iscam. Aba, matindi rin itong scammer na ito, kakopi ha. Ginamit nila ang pangalan ni Senator Raffy Tulpo para mang iscam sila. Actually, marami ng strategy itong ginagawa eh. Astig din yung ginagawa nila, parang pinapalabas nila na legitimate yung website, yung isang news site, no? At kung ano-ano nilang gagawin. Actually, may marami ng ganitong sitwasyon eh. Ang ginagawa nila, in-edit nila, gagawa sila ng mga peking website, tapos lalagyan nila ng mga articles na magmumukhang totoo, and then saka nila ipapasok yung mga fake advertisements, kung ano-ano pang mga scams ang gagawin. So nag-post po itong Raffy Tulpo in action. Nakita lang natin ito. Kanina lang natin ito nakita. Yan, warning ha. Mag-ingat sa mga kumakalat na mapanlin lang na Facebook post. Ito, ingat din kayo ka-coffee ha. Advice din to sa lahat. Kasi minsan, halimbawa, idol mo, di ba? Dr. Willie Ong, ito, number one to eh. Lagi nagagamit ang pangalan ni Dr. Willie Ong. O mismong si PBBM, nagagamit yung pangalan. Ito, si Senator Raffy Tulfo, nagagamit yung pangalan. Parang pinapalabas nila na endorser ng isang produkto. Eh, syempre, ikaw naman, dahil tiwala ka doon sa sabi nilang nag-i-endorso, bibili ka ng produkto na yan. Mai-scam ka. Di ba? So, dapat maingat din tayo. Sige, tingnan natin ano yung modus nila dito. Mag-ingat po sa mga kumakalat na mapanlin lang na Facebook posts at websites, pati na rin ang mga fake news at advertisement na ginagamit ang pangalan, imahe at pagkakakilanlan ni Senator Idol Raffy Tulfo para makapang-akit at mabiktima sa kanilang trading platform at cryptocurrency scams. Ito, iso. Ito marami na bibiktima dito sa cryptocurrency. Bukod sa komplikado kasi yung sistema dyan, di ba akala natin tama na yung ginagawa natin, yung pala mga scams pa rin eh. Ang mga post na makikita sa ibaba ay fake at walang katotohanan. Katulad na lamang ng isang peking website na ginagamit ang logo ng Inquirer.net. Ito yung sinasabi natin eh. Sa posting nito para magmukhang legitimate. Actually, hindi lang Inquirer.net ang ginagawa nila. Halimbawa, 24 oras. Balita po sa 24 oras, no? Kukunin nila yung video, ikakat-cut nila yung announcer, yung reporter, no? At ipapasok nila yung produkto nila dyan. Yung icon, yung logo ng 24 oras sa baba, nandoon pa rin. So ikaw, kung hindi ka familiar, iisipin mo na legitimate. Iisipin mo na totoo talaga yung balita na yan.
yung pala fake news, and then bibentahan ka na kung ano-ano, i-encourage ka na mag-invest ka dito, cryptocurrencies, scams pala yan, etc., etc. So mag-ingat kayo sa ganyang modus. Meron itong clickbait na title na kapag clinic ay pawang peke, ang content ng mga imahe ay kinuha mula sa isang lumang interview ng Sinodon. Hindi nag-i-endorse ng anumang cryptocurrency at trading platform si Senator Tulfo. Manatiling mapanuri at huwag agad maniwala sa mga nababasa sa social media. Ingat kayo ka-coffee, lalo na kapag iyan ay investment. Nako, huwag agad kayong magpapabudol yan. Lalo kung mga involved na ang pera dyan, o kung bibili kayo ng produkto, magbabayad kayo, etc. Ingat kayo dyan ka-coffee dahil napakaraming manluloko online. Magugulat ka na lang na wala na yung pinaghirapan mo. Diba? So maging extra careful tayo ka-coffee sa pag-handle dito sa mga nakikita natin online, lalo kung bibili ka ng produkto o kung ano man yan ka-copy. Extra careful tayo dito dahil maraming mga budol dyan sa Facebook. Ayan, makipag-ugnayan lamang po sa legit at verified the Rafi Tulfo in Action Facebook page na merong 21 million followers. Actually, ibang mga vloggers din, ginagaya nila eh. Ano ba mga sikat na vloggers? May mga milyones ang followers. Gagawa ng same account, tapos lalagyan ng counting letters, lalagyan ng counting tuldok para hindi mahalata, di ba? Para hindi mabiktima ng scammers at ipagbigay alam ang kahit na anong website o Facebook page na nangluloko ng ganitong parano. Tingnan mo yan. Ito ang example na ito. No? Mukhang Inquirer eh. Tingnan mo ito. Nakikita mo yung logo ng Inquirer.net. So iisipin mo na pinublish talaga ng Inquirer. Tapos ang kanilang title, ang kanilang headline, Bank of the Philippines sues Rafi Tulfo for remarks made on live TV program. Fake news pala, di ba? Ginamit pa yung mga reporter ng Rappler o kung ano-ano man yan, etc. Tapos titira mo yung link sa taas, kaduda-duda na yung link, hindi na Inquirer, no? ko.liberation-news.com. Isa pa ito. The interview was stopped by the authorities but it was too late. Rafi Tulfo had already told, etc., etc., etc. Mga fake yan, ka-coffee. So mag-iingat kayo, ka-coffee. Huwag kayo papabudol, ha? Sa mga manloloko po online. Dahil napakarami nila. Sisimutin ka coffee yung inyong pinaghirapan, kaya ingat kayo dyan. Parang previous administration lang yan eh. Nabudol tayo ka coffee. Ang daming nawala sa atin eh. Pagiging teritoryo natin eh. Bubudulin pa. Kaya ingat ka coffee sa mga budol. Rose Baroga, happy viewing po sa inyo. Good evening po sa inyo. Kay Josa Picache. Oy Erland, bakit gera iniisip mo? Yan ang ano nila eh. Nasa isip nila laging gera. Hindi ganoon lagi ka coffee. Okay, Carclea, good morning, Kakofi. Oi, Kaloyal, ka-MSMA, Marco Social Media Alliance, Chupaeng, Red Tarantaro, Ma'am Lori, Sismiu. Hello, oi, Ma'am Carclea, happy viewing po sa inyo, ma'am. Thank you, ma'am. Grabe, generous naman ni ma'am. Thank you po sa iyong pakulay, no? Thank you, Ma'am Carclea. Ayan, sa mga Marco Social Media Alliance, sabi ka na pala, ha? Ayos ito, ha? Good morning, Kakofi, at sa mga Kaloyal na MSMA. Ayun pala ang pangalan ng grupo rin. Ayos to, ha? Marcos Social Media Alliance. Ano to, Ma'am Carclea, no? Ngayon ko lang narinig itong grupo na ito. Pero malaking bagay ito, ha? At least, nandiyadyaan yung mga sumusuporta kay PBBM. Ang problema, itong mga inggit, itong mga bitter, laging sasabihin yan, bayaran. Basta sumusuporta ka kay PBBM, bayaran ka. Mabuti hindi kayo nababansag ganyan-ganyan. Kasi kami, ilang beses na ka-copy. Actually, hindi lang ako, no? Yung ilang mga BPM bloggers, yung ilang mga pro-administration bloggers, kapag nagbibigay ka ng suporta sa administration, ang sasabihin sa'yo lagi, bayaran. Sasabihan ka ng ensaymada. Hindi mo maintindihan kung anong gusto doon ensaymada. Imagine mo, itong mga tao na to, common sense, di ba? Sa dinami-dami ng nagbablog sa administrasyon na tinatalakay yung mga programa ng administrasyon nito ni PBBM, pinagtatanggol si PBBM, pinagtatanggol ang Pilipinas laban sa China, ang laging term nila, mga bayaran. Imagine mo sa dami yan, thousands of people yan na gumagawa ng content para suportahan ang Pilipinas. And then sasabihin nila bayaran. Yun ang problema dito sa mga taong ito, walang common sense. Buti Ma'am Carclea, hindi kayo nasasabihan ng ganyan. No? Yan, Eloids, that's good ha, ingat lagi. Ma'am Carclea, thank you ha, bye-bye and sali. Support Marcos Administration, ito itong OFW, happy viewing po sila. Sila Bugtit, MSMA sila, Josa Picache. Ganun ko lang narinig itong MSMA, ha? Interesting ito. Ha? Sige, hanapin ko. Si Eve Soriano, maging mindful sa lahat ng gagawin, especially sa pag-support ng mga politiko next election. Exactly.
tutulong tayo dyan ka-coffee sa susunod na eleksyon kasi maraming budol dyan eh. Meron live mamaya, Chopaeng, I'm sure andun ka, love team mo, hehehe, Carclea. Saan mapapanood dyan, ma'am? Carclea. Sige, try ko mamaya. Sa page mo ba, ma'am? Pena de la Cruz, sila po sa inyo. Kay Ricardo Perlawan, no Duterte clan in the Philippine politics in the near future. Eh, maraming nagbabantay ka-coffee. Hindi kayo makakalusod dyan. Joy Buddy Peace, good morning ka-coffee. God bless and more power to us. Thank you po sa inyo. Gawain kasi nila, sila ang bayaran. Exactly, tapos ibibintang nila sa amin. Lagi itong mga to. I love China, syukran ka-coffee, sabi ni Nicholas Nunag. Alam mo yan, si Sarah Duterte. Nagsasalita. Boss ko, Coffee, huwag mo kakalimutan na gawa ng review per candidate yung mga tatakbong senador if worth ibote, iboto or hindi sa campaign period. Siyempre, hindi siya. Siyempre, gagawa natin yan ka-coffee, ha? Sorry. Hindi siya, ha? Siyempre. Gagawa natin yan ka-coffee, don't worry. Pag malapit na po ang eleksyon. Once may mga nag-file na ng kanilang certificate of candidacy. Alam ko, October yan ka-coffee, eh. Ang filing na COC, October yan, eh. I love China daw, tapos syukran, sabi ni Joseph Picache. Okay, kasi sa speeches ni, ano, speeches ni Sarah Duterte, laging ano yung syukran. It ends with syukran. Minerva Star, thank you. Ayan, nakalike na daw sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Eduardo Mayon, happy viewing kay George Elegado Santos na sa Facebook. Kay Presto Twin Parks, kay Perry Lazaga Tampoy. Naomi Bona Abarillo, happy viewing po sa inyo. Gentleman's agreement, laway-laway, unconstitutional. Exactly. Diba? Sabihan niya ng Pilipino siya, eh. Diba? One time nga, sinabi niya, pinayagan ng digong mga isda sa EEZ, itong mga Chinese. Hindi pwede, eh. Diba? Nasa konstitusyon natin yan. Exclusive economic zone para sa mga Pilipino. Eh dapat, kung binago mo yan, dapat dumaan ang Kongreso yan. Kasi nilabag mo ang konstitusyon, oh. Binago mo yung nakalagay doon sa ating konstitusyon. Diba? Anyway, sige, tingnan natin kung saan tatakbo ito. Pero dapat magsalita na siya dito. Hindi enough yung sinasabi ni Harry Roque. Hindi pwede siya lang nagsasalita eh. Dapat yung main player dito, si Digong. Di ba? Birthday niya ngayon. Pero sabi nga, ang wish eh, sana humaba pa ang buhay niya para masagot niya. Mapanagutan niya itong mga kung ano man po ang commitment na nabigay niya. Anyway, sige. Ako'y pagpapaalam na sa inyo. Thank you, thank you. Alas 11 na ha. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Marami pang viewers ngayon. Thank you everyone sa mga subosuporta. Nga sa Facebook, hindi pa naka-follow. Yan, marami pang hindi naka-follow sa atin sa Facebook. Yan, click nyo lang po yung follow or like sa Facebook kung nakikinig kayo sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ninyo ang subscribe. Alright, sige. Good night everyone. Bye-bye.